Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Nagpalang araw po sa inyong lahat. Magsama-sama po tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Panginoon, salamat po sa bagong araw at pag-asa. Patuloy mo po kaming samahan sa oras na ito. Ikaw po ang magpahayag sa amin ng katotohanan sa iyong salita at sa iyo po namin itinitiwala ang oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Ang ating pong pagbubulay ay mula pa rin sa Genesis 15, ngunit ang bibigyan natin ng pansin ay ang ikalawang bahagi ng kwento mula sa verse 6 hanggang verse 21. Pero babasahin lang po natin ang verse 6 at 18 na siyang mga susing talata sa narrative na ito. Gusto kong unahin natin bigyan pansin yung sa verse 18. Ang sabi, at ng araw na yun, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito. Nagtatanong si Abraham kung paano daw mapapasa kanya ang pangako ng Diyos. Sa tonong ng kanyang pagtatanong, tila baga sinabi niya na, Panginoon, ano ang katibayan na mangyayari nga ang sinasabi mo? Sa verse 9 hanggang 11, sumagot ang Diyos. Inutusan niya si Abraham na pumatay ng mga hayop na kanyang binanggit. Hatiin ang mga ito sa gitna at ilatag ito sa lupa. Ginawa nga lahat ito ni Abraham, pero nang gumabi na, nakatulog si Abraham. At habang tulog siya, doon dumaan ang Panginoon sa pagitan ng mga hayop bilang pagpapatibay ng kasunduan niya kay Abraham. Tulad ng mga modernong kasunduan na mayroong kontrata at permado ng mga nagkakasundong partido, ng mga panahong iyon, para maging executable ang anumang kasunduan, kinakailangang may instrument of confirmation. At ang paraan ng confirmation ng covenant sa panahon ni Abraham ay sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ng mga hayop na pinatay at pagdaan ng nagkakasundong partido sa gitna ng mga ito. Mapapansin natin sa kasunduan ito na Diyos lang ang dumaan sa gitna ng mga hayop habang si Abraham naman ay tulog. Ibig sabihin, sa Diyos nagmula lahat ng katibayan ng kasunduan at ang tanging bahagi ni Abraham ay paniwalaan at tanggapin ang kasunduan ito. Ang kasunduan ng Diyos ay mayroon ding epekto sa lahi ni Abraham. At kung titingnan nating mabuti, ang laman ng kasunduan, lahat ng ito ay para sa pakinabang ni Abraham at ng kanyang lahi. Ano ang makukuha nating katotohanan dito? When the Lord makes a promise, He confirms it with a covenant. God is a covenant-making God. God's covenant is binding and executory. Ang isang bagay lang na makapipigil nito ay kung hindi tinanggap ng isang partido ang kasunduan. Masasabi natin that God's covenant with Abraham and his offsprings was all based on God's grace. Hindi lang ang mga pisikal na lahi ni Abraham ang benepisyaryo ng pangako at kasunduan, kundi yun ding ibibilang ng mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa chapter 3 ng Galatians verses 6, 7, 26, and 29, ganito ang sinabi, tulad ng nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya'y itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Hindi lahat ay may karapatan sa mga pangako ng Diyos. Yun lamang mga anak ni Abraham sapagkat kay Abraham at sa mga lahi niya nakipagkasundo ang Diyos. Ang naging tugon ni Abraham sa pangako at kasunduan sa Diyos sa verse 6 ng Genesis 15, ganito ang sinabi,
Abram believed the Lord, and God counted it to him as righteousness. This verse expresses one truth is spelled in three words: believed, counted to him, and righteousness. Dito nakapaloob ang batayang katotohanan o foundational truth sa lahat ng papasok sa kasunduan. Dalawang bahagi ng kasunduan, the entrance to the covenant and the benefits of the covenant. Tingnan po natin. The entrance to the covenant, ang sabi roon, Abram believed the Lord. The word believe, hindi ibig sabihin na si Abraham ang unang nanalig sa Diyos, kundi tulad ni Abraham, ang pananampalataya ang magiging paraan ng pagpasok sa kasunduan o pangako ng Panginoon. Walang sinabi na anumang ginawa si Abraham para mapalugod ang Diyos. Ang sabi lang, he believed in God. Ang kanyang pagsunod sa pinagagawa ng Diyos ay ang demonstrasyon o katibayan ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Meaning, hindi natin mapapalugod ang Diyos sa pamamagitan ng kung anumang bagay, maliban na lamang kung ginagawa natin ang mga bagay na ito ayon sa tunay na pananampalataya. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang ebidensya ng tunay na pananampalataya ay ang pagsunod sa Diyos. Ang pananampalataya na walang pagsunod ay hindi tunay na pananampalataya. Doon muli sa Hebrews 11, verses 8 and 9, 17 and 18, ang sabi naman, dahil sa pananampalataya, sinunod ni Abraham ang utos ng Diyos na pumunta sa lugar na ipinangako sa kanya. Dahil din sa pananampalataya, nanirahan si Abraham sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos kahit na sa tolda lang siya tumira na parang isang dayuhan. Sa verses 17 and 18, dahil sa pananampalataya, handang ihandog ni Abraham ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Ang pangalawang bahagi ng covenant ng Panginoon, the benefits of the covenant. Ang sabi, and he counted it to him. Sa James 2 verse 23, ang salitang counted is translated as imputed. And the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ang salita pong imputed ay isang legal term na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ipinagpalagay, o itinuring, o idinamay. Sa Bible po, merong tatlong act of imputation. Una, ang kasalanan ni Adam ay naging kasalanan na rin ng sangkatauhan. Pangalawa, ang kasalanan ng sangkatauhan ay inilagak naman kay Kristo at ang paglalagak ng katuwiran sa lahat ng lumapit kay Kristo. Ito yung tatlong act of imputation na binanggit sa Bible. Kaya nga walang sino man ang pwedeng magyabang sa ano pamang nagawa natin o accomplishment, sapagkat ang ating katuwiran sa harap ng Diyos ay ipinagkatiwala lang sa atin. Kumbaga, idinamay lang tayo dahil sa katuwiran na ipinagkaloob ng Panginoon Jesucristo. Kung wala ang Panginoon at ang dugo niyang maghuhugas ng ating kasalanan, tayo po ay hupad at lantad ang ating kahiyan sa harapan ng Diyos. Yung huling salita ang sabi roon, for righteousness. Ang katuwiran o righteousness ang pangatlong mahalagang kataga. Righteousness in the Bible simply means right clothing. Tulad ni Adan at Eva, nang na-realize nila ang kanilang pagkakasala, nakita nila ang kanilang kahubaran at nakaramdam sila ng kahihiyan. Dinamitan nila ang kanilang sarili ng dahon ng halaman, ngunit sila'y dinamitan ng Diyos ng balat ng hayop upang matakpan ang kanilang kahubaran at kahihiyan. Maraming damit ang sinusubok ang tao na isuot sa kanyang sarili para pagtakpan ang kahihiyan ng kasalanan. Ngunit iisa lamang ang tamang uri ng damit na katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ay ang damit ng tupang pinatay sa krus ng Kalbaryo na nagbigay sa atin ng katuwiran at kalinisan sa harap ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang ginawa sa krus para sa atin.
Ang sabi sa Galatians 3 verses 26, 27, and 29, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y manabaw tismuan sa inyong pakipag-isa sa Kanya. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ang kasunduan ng Diyos ay kay Abraham at sa lahat ng kanyang magiging lahi. At pinagtibay ang kasunduang ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, nagiging bahagi tayo ng nasabing kasunduan. At dahil dito, napapawalang sala tayo, na siya namang dahilan upang tayo ay makaharap at maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At bunga nito, nagkaroon tayo ng karapatang angkinin at tanggapin ang mga pangako ng Diyos. Are you children of the covenant? Have you entered into a covenant with God? Atin pong tandaan, the truth of God's covenant is one truth spelled in three words: believed, imputed, and righteousness. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, at pinagkasundo mo kami sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At dahil dito, binigyan mo kami ng karapatang maging anak mo at maging benepisyaryo ng iyong pagliligtas at mga pangako. Thank you, Lord, for your grace and favor. Sa iyong biyaya kami umaasa at alam po namin na hindi kailanman kami mabibigo, sapagkat ikaw ang tunay na Diyos na nagmamahal at nagliligtas sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga pagdinig mo sa aming mga dalangin. Inilalapit po namin sa iyo si Natina Jade Ramos na nasa United Arab Emirates, si Mark David na nasa California, si Ron Fernandez na nasa New York, at si Narian at Reynald Arojo na nasa Canada. Lahat po sila, Panginoon, ay mga frontliner na patuloy na nagtatrabaho sa paglaban sa coronavirus. Alam po namin ang panganib na kanilang hinaharap bukod pa sa mga suliraning hinaharap ng bansang kanilang kinaroroonan. Kaya nga, Panginoon, sumasamo po kami sa iyo na ingatan mo po sila. Balutan mo po sila ng iyong protection. Panatilihin mong malakas ang kanilang katawan at ang kanilang immune system. Panatagin mo rin po ang kanilang isip at damdamin. Bigyan mo po sila ng tapang at lakas ng loob at huwag mong hayaang magapi sila ng takot at pangamba. Be closer to them, Lord, more than ever before in this time of crisis. Gamitin mo rin ang kanilang buhay at mga kamay upang mag-minister sa kanilang mga pasyente. Thank you, Lord, for you are not limited by space, time, and distance. Kaya mo silang abutin saan man sila naroroon. Thank you, Lord, for your goodness and for your faithfulness. Idinadalain ko rin po si Mark Joseph Bartolata. Panginoon, salamat po sa iyong plano sa kanyang buhay. Dalangin po namin na bigyan mo po siya ng wisdom and guidance sa pagdedesisyon sa mahalagang bagay sa kanyang buhay. I-provide mo rin po ang kanilang financial needs at gawin mong malinaw sa kanya ang iyong perfect will in relation to his plan. Pagpalain mo rin po ang mga mahal niya sa buhay. Itinataas din po namin sa iyo si Rilia Arojo na nakatakdang lumahok sa isang writing contest sa Canada. Salamat po, Panginoon, sa talentong ibinigay mo sa kanya. Naway bigyan mo po siya ng mas marami pang pagkakataong malinang ang kanyang talino at kakayahan. Bigyan mo po siya ng panatag na kalooban at masayang disposisyon sa pagpasok niya sa contest. Thank you, Lord, for your favor. At sa iyo rin po namin siya itinitiwala. In Jesus' name. Salamat din po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa aming lahat at sa patuloy mong pag-iingat at pagpapala sa buhay ng bawat isa. Kami po, Panginoon, ay sasamba sa iyo, magpupuri at magbibigay ng kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Hanggang sa muli po, God bless us all. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness.
Great is thy faithfulness, Lord, unto me.